It took years to develop, but finally Breakthrough Pharmaceuticals is confident to introduce this anti-cancer virus drug that attacks cancer cells. We will soon live in a cancer-free world. I ordered a CT scan and endoscopic ultrasound for her. Dumating na po ang results ng test na ginawa natin. Nakita po ang abnormalities. Pancreatic cancer. Pwede pa nating ipagamot si nanay. Nakita ko yung hirap niya habang nakikimotherapy siya. Pero ginawa niya pa rin kasi gusto niyang gumaling para sa iyo. 100% of the non-human primates we tested have been cured of cancer. Hinihintay na lang natin ang approval ng FDA and we can soon begin the human clinical trial. May gamot na dinidevelop ang pharma na pwedeng makatulong kay nanay. Hindi ko pwede hintayin na lumaba pa si nanay. My mom has cancer and based on Tasha's results, baka yun na lang huwag makatulong sa kanya. Let me talk to the board. May I remind you that you put at risk all we have been working so hard for? Hello, Greg. Sila pong mayag. Gabing-gabi daw. Anong gagawin niyo? Yung mga files ko para sa research na sa laba, balikan ko lang. Good evening, Ida. Welcome, Gregory Salvador. Ida, I need to do a systems maintenance here in the lab. Can I ask you to shut down and I'll reboot you manually? It's an unlikely request, Mr. Gregory Salvador. Yeah, it's actually Dr. Lazaro's request. You can check with her tomorrow. I will comply, Gregory Salvador. Thank you, Ida. Ida, shutting down. Ito nang magbabago sa lahat. Greg! Hope! Hope, anak! Please, saan ka pupunta? Papakamatay ka ba? Makakalabas na natin, Rana! Please, sandali. Tulungan niyo ko nawawala yung asawa at anak ko. Baka pwedeng tulungan niyo ko, please. Hindi mo na sila makikita. Sa panahon ngayon, pag humiwalay ka sa pamilya mo, wala na. Adi ka na. Kawa naman siya. Wala na tayong panahon para maawa. Alam mo naman ano nangyayari sa atin. Paano tayo mamat sa ganito? Greg? Sorry. Nakatulog ako. I was finishing up some tests. I'll head out. What do you have there? May permit ba yan? Greg, nababaliw ka ba? Pagnanakaw yan eh. At ano, okay lang sa'yo na makulong dahil dyan? Kati, santos lang. Ito lang kailangan ko. Oo nga, pero property ng pharmaceutical yan. Oo, na-test natin sa lab rats, sa primates. Pero may I remind you, experimental stage pa lang yan. Hindi pa na-test sa humans. At willing kang ibigay kay tita yan? Yes. Kati, ikaw na mismo nagsabi. Successful lahat ng animal testing natin. Animals? Yes, tsaka isa pa, hindi lang naman yun yung kinukonsider ko eh. Kinukonsider ko rin yung track record ng pharma. Come on, Kat, admit it. For the past 6 years, lahat ng dinevelop natin na drugs, approved lahat. Lagi lang naman natatie up dahil sa protocol na yan eh. Greg, hindi pwede to eh. Katrina, alam ko malaki itong hinihingi ko sa'yo, pero huwag mo na lang ako pigilan. Tsaka nandito na ako sa simbahan.
Greg. Hindi ka makakalabas dito kung hindi kita tutulungan. Kamay nga, may mga guards. Bakit naka-shutdown si Aida sa main lab? Aida, activate. Aida is awake. Who deactivated you? Deactivated by Salvador Gregory, head virologist, Cancer Research Lab. Time check, 11:30 p.m. Andun yung kotse ko, yun ang gamitin mo, ha? Ikaw, paano kakat? Dito na. Nikat, sige na, tama na lahat. Itinulong mo sa akin. Please. Ako nang bahala sa guard. Stall ko sila. Bigay, bigay. Hindi pwedeng mahuli tayong dalawa. Kundi hindi gagaling si Tita. Sumama ka na sa akin, please. Si Tita. Sige na. Wala naman naka-schedule sa main lab, ah. Rewind security footage. Yes, sir. Sir, tingnan mo. Let's go. Nyo! Bakit nyo pinatakas, mga inutil! Pabuli nyo! Aga. Sandali! Sandali! Huwag niyo siyang sundan! I confess. Kasama niya ako. Sorry, Kat. Hindi ko sasayangin itong sakripisyong ginawa para kanya, ni Kat. Si Shari. Han? Han! 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 Ando sa loob. Nagpapahinga. Tara, dala ko nagabot niya eh. Oo, sige. Ay, pa nga kung gagaling na kayo. Ha? Sorry. Ito galing sa pharma, oh. Bagong gamot para sa cancer. Salamat, Ana. Pero kung hindi na naman talaga ako gagaling, hindi na... Nay! Pwede ba huwag na kayong magsalita ng ganyan?
Basta alam ko gagaling kayo. Napakaswerte ko sa iyo, anak. Nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan ako ng isang anak na tulad mo. Nay, ako maswerte sa inyo. Kaya hindi ako papayag na mawala kayo sa akin, Nay. Hindi kayo mawawala sa akin dahil mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal. Bantayan mo ang nangyari. Ano ang kinuha niyo ng kasama mo sa main lab? Confidential ang laman ng laboratory. Hindi abot ang clearance mo. Pwes, kung ayaw mo magsalita, alam naman namin kung saan nakatara si Mr. Gregory Salvador. Your call. Let's go. Bantayan mo yan. Yes, sir. Fernan, alam ba kung anong oras pa lang? Hindi mo pwedeng ipagpabukas yan kung ano man ang sasabihin mo. Good morning, Doc. May insidente sa lab. Si Greg Salvador ang suspect. Si Greg Salvador? Parang alam ko kung bakit na ginawa yan. Okay. Siya rin nakakaw yung kamot na binigay ko kay nanay. Alam ko. Ano? Paano mo alam? Han, sinabi mo na lahat gagawin mo para kay nanay. Lahat gagawin mo para mapagaling siya. Kaso may nakakita sa akin, Shari. Tinulungan nga lang ako ni Kat na makatakas. Pero, you know, it's only a matter of time bago nila malaman kung sino ako. Kung ano yung kinuha ko. I'm sorry, ha? Sorry, di ko man lang naisip kung ano yung pwede mangyari sa pag... Okay lang. Alam kong ginawa mo ang tama para kay nanay. Lahat tayo gusto nating gumaling ang nanay. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Haharapin natin to ng magkasama. Okay? It's only a matter of time now. Malalaman na rin ni Dr. Lazaro yung balita. I can only hope. Tindihan niyo kung bakit ko ginawa ito. Huwag mo nang i-alert sa mga polis. Hindi rin ito pwede mag-leak sa media. Do you understand, Fernan? Yes, Doc. Gagawin namin ang lahat para hindi lumabas ko naman nangyari ito sa loob ng parma. Very good. Okay. Sana maging maayos ang lahat. Kain ang kain, ha? Nay!
Uy! Kamusta pakiramdam nyo? Magaling na po si Lola. Ha? Kasi po, Rosie na po ulit yung cheeks niya. Aba, pati niyo po, nanay. Sabi po kasi ni teacher, healthy daw po yung mga Rosie cheeks. Pwedeng-pwede na mag-sumba bukas ulit si ate, oh. Ah. Yung ganon? Naku, wala na naman si nanay bukas. Maayos na ang pakiramdam ko, anak. Salamat sa gamot na binigay mo. Nay, alam niyo naman kung gagawin namin lahat para hindi kayo mawala sa amin. Dok, pasyente ka. Thank you, nurse. Nay, sandali lang po ah. Hello, ma. Wait, won't you just join me here sa pharma? Mas malaking kikitain mo. You can invest and prepare for your future. Ma, yan ka na naman. You know, I admire what you're doing in pharma. Pero ma, alam mo naman na hindi yung buhay para sa akin. Ang gusto ko yung nakakatulong ako sa mga taong may sakit sa oras na kailangan nila ako. Baka ma-frustrate ako kakahintay sa mga approval ng testing sa lab. You're right. But you know, malapit na. Malapit na magkaroon ng cure sa cancer. Yeah, you know what, ma? I'm praying sana maging successful yung pinaghirapan mo. Kasi, ma, may pasyente lang ako, ha? Why? Kausap pa kita. Wala ba ibang doktor dyan? Ma, wala silang ibang malalapitan. Ako lang doktor dito. Ako gusto mo, puntahan mo ako dito para tulungan ako para sa kanila. Ano? I wish. Pero napakarami kong trabaho dito. Miss na miss lang talaga kita, anak. I miss you too, ma'am. I'll call you tomorrow, okay? Okay. Call me tomorrow, ha? Bye. Bye. Nay, oh. Anong problema niyo, Nay? Ay, Han, upo ka na dito. Ako nang bahala. Ako na. Okay, ka na, anak. Yes? Teka, sandali. Salvador, alam mo kung ano pinunta namin dito? Ha? Kailangan gawin yun. Matanda na ako. Tanggap ko na ako anong kapalarang ibibigay sa akin. Kami hindi pa. Hindi ko kaya nakakita kang nahihirapan. Lalo na't alam ko may ibang paraan naman eh. At naiabot kami ko yun. Pero anak. Daddy. Ano nangyari? Anak, anak, samahan mo muna si Lola sa room niya, ha? Ay, samahan mo muna kayo. Ay, ano bang gagawin niyo sa anak ko? Ay, ay. Ikaw talaga, kinalimutan mo na namang kumain. Pag ikaw yung nagkasakit, sinong mag-aalaga sa'yo? Alam mo namang ikaw lang yung doktor dito. Hindi mo na ako pababayaan, di ba, babe? Aalagaan mo ako. Ay, magutom na ako. Sigurado, sarap ng niluto mo. Ay, naku, malamig na yun for sure. Hindi, kahit na malamig, uubusin ko pa din yun. Ang tagal umiikot nung alak eh. Busin nyo na to. Oh, ang tagal dito. Kuya, tinira ko yan para kay George. Di pa siya kumakain. Doc! Dok, pasensya na. Gutom kami. Hindi, okay lang. Kainin nyo na ho yan. Okay lang po ako. Pinapahiya nyo ba ako sa mga tauhan ko? Kuya, yung sa akin lang naman, kung may pera ka pang inom, sana nagbibigay ka ng panggaso sa bahay. Bakit di ka humingi dito? Di ba mayaman to? May mansion sa Maynila. Mabuti pa, kayong dalawa, doon na kayo tumira. Tapos padala nyo ako ng pera dito, nakatulong pa kayo sa akin.
Nakakawala kayo ng gana. Tara na! Hey, it's okay. Come here. It's okay. Sorry. Busog pa ako. Ayan. Hi, Major Subscribers. Nandito tayo ngayon sa harap ng bahay ng isang Craig Salvador, isang empleyado ng Breakthrough Pharmaceutical. Ayan. Miss, bawal ang media rito. Bakit naman? Siguro may tinatago kayo, no? Excuse me, I have in good authority na may nakaw na drug sa bahay na yan. Ano ba? Don't touch me! Teka, teka, sandali! Sandali, sandali! Daddy! Sandali lang! Saan nyo dadalhin yung asawa ko? Ma'am, gusto niyo ba sumama? Ako lang kailangan niya, di ba? Greg. Charlie, ikaw na mahala dito. Please. Ha? May... I love you. Listen to mommy, ha? Daddy! My dear subscribers, kasama po natin ngayon si Mrs. Salvador. Hello po. Ano po ba yung gamot na ninakaw ng mister niyo po? Wala akong may sasagot sa'yo, kaya umalis ka na. Kahit isang comment lang po, please, Mrs. Salvador. Sige na po. Umalis ka na. Ayan, I'm so sorry, my dear subscribers, ha? Pero huwag kayong mag-alala. Aalamin ko ang lahat tungkol sa ninakaw ni drug na yan. Huwag niyong kakalimutan na dito niyong unang napanood ang balita niyan. Dito lang sa The Uncensored Truth by Suzette de Mesa. Bye for now, guys! It'll just be a matter of hours bago lumabas ang balita. No. Sinisiguro ko hindi maglilik ito sa media. Really? Mm. How? Ilan sa mga gwardiya natin nakaalam sa nangyari? At saka, madali nilang ikwento sa iba, hindi ba? That's not even the worst of it! Eh, paano ko nasa kamay na ng ibang drug company ang gamot natin? Oh, stop overreacting, Eduardo. I told you already. Kilala ko ang kumuha ng gamot. Ginawa lang niya yun dahil sa nanay niya. That you cannot trust a thief, Doktora! May mga spy ako sa mga ibang drug company. Alam ko na nagde-develop rin sila ng sarili nilang anti-cancer drug. Pakasabot nila itong magninakaw na yan. Come on. They're trying to get a formula! Tama si Eduardo, Doktora. Sayang yung milyong-milyong puhuna na ginastos natin para sa research pa lang ng gamot na yan! Doktora, let's put it this way. Walang pwedeng makauna sa pag-distribute ng drug na yan. Do you understand me? Huminahon ka, Eduardo. I told you I know the man who took the medicine at hawak na siya ng mga tao natin. Ang kailangan lang nating malaman kung ano ang ginawa niya rito. Let's wait, okay? Hindi ako lumalaban. Sorry, Kat. No. Ginawa ko yun dahil gusto ko. Dahil kaibigan kita. Sorry pa rin kasi tamay ka. It's okay. Ano nangyari? And what about me? Sa akin, hindi ka magsusorry? No, sorry. I trusted you. Ngayon, hindi ko na alam kung alin ang totoo. May sakit ba talaga ang nanay mo? O ibinenta mo sa kalaban ng anti-cancer drug? Wala akong binibenta. You have to believe me. Wala akong binibenta. Ni Minsan, Doc, hindi dumaan sa isipan ko na pagkakitaan yung gamot. Don't lie to me! I'm not lying to you, Doc. Look, here are the facts. The pure empirical facts. My mother has stage 4 pancreatic cancer. Now, lahat ng oncologist na nilapitan namin, lahat ng doktor sinasabi, hindi na siya gagaling. But you and I both know that's not the truth, Doc. Right? Because there is a cure and it's here. It's in your lab. Doc, alam ko ginagawa niyo lahat para ilapit yung kaso ko sa board. Pero nung hindi nila inaprobahan, I had to do something. Kinailangan ko kumilos and I know it's wrong, but I would 100% do it all over again, Doc.
Kung yun lang ang paraan para gumaling ang nanay ko uli, I would do it all in a heartbeat. All of it. Are you saying na itinurok mo sa nanay mo ang gamot? Yeah. You know very well na hindi pa to natetest sa humans! No. I had no choice. Now we have to observe her! Kailangan nating malaman ang reaction niya sa gamot! Of course. I planned on... Of course. Could you do that stupid thing? Sorry, Doc. Mami, nasa na po si Daddy? Hindi ko pa rin makontak ang Daddy mo, anak. Chari, sorry. Ang dahil sa akin ang lahat to eh. Ang dahil sa sakit ko. Yay. Mabuti pa, hinayaan nyo na lang akong mamatay sa cancer para hindi na nangyari po lahat. Ayoko po, Lola. Ayoko pa mamatay ka po. Nay, nagsakripisyo si Greg. Dahil gusto niyang mabuhay pa kayo ng matagal. Huwag naman nating sayangin yun. Nay, ang bilin ni Greg sa akin, dalhin kayo sa probinsya. Doon kayo magpagaling. Pa, paano nga anak ko? Iiwanan natin ang anak ko. Hindi po natin iiwan. Pagkahatid ko sa inyo doon, babalik ako agad dito para sunduin si Greg. Importante lang maalis ko kayo sa mata ng mga tao. Greg, relax. You know, the good news is, hindi pa tayo sinasampahan ng kaso ni Dr. Lazaro. Meaning, hindi pa tayo makukulong. Naman yung iniisip ko, Kat, eh. Pamilya ko. Si Chari, si Hope, si Nanay. O, alam mo nung iyara sa kanila, eh. Alam mo, dyan na ako bilib sa'yo. Mahal na mahal mo yung pamilya mo. Maswerte sila sa'yo. Maswerte din naman ako, ah. Kaibigan ako katulad mo. At seryoso, thank you, ha. Siyempre, hindi kita iiwan. College pa lang barkada na tayo, diba? Siguro naman alam mo kung gano'ng kita kamahal. Tingnan mo. Bilang kaibigan. Of course. At kahit anong mangyari, magkasama tayo, kahit anong consequence pa. Hey, I appreciate the sentiment, but you don't have to go that far. Kakausapin mo si Doktora and I'll take full responsibility for what happened. You won't have to worry about a thing. I need you to get Mr. Salvador's mother ASAP. You need to bring her in. This is very important. Naiutos ko na, Doktora. Na-deploy ko na ang resources ng Parma para makuha na kagad na subject. Good. Okay. Hanggang kailan pa ba kami dito? Ano to, bubulokin nyo kami? Babantayin nyo kami hanggang mamaya? Papanoorin nyo kami magbanyo, ano? Hindi, kasi gusto ko na makita yung pamilya ko. Yun lang naman. Buka. Ang sa akin lang naman, kung wala na kayo kailangan sa amin, paalisin nyo na kami. Okay, it's either you charge us or you let us go. So what is it gonna be? Because this, what you guys are doing, this is illegal. Yeah, technically this is illegal. This is unlawful. You can't just... They can't stop us if you want to leave right now. Kat, come on. Excuses. Hoy! Ay, ano ba? Pitawang mo siya! Ako ko lang.
para na rin tayo nag-human clinical trials without the approval of the FDA? Hindi pwede mag-leak ito! Dahil kung anong mangyari sa babaeng yun will determine the fate of our cancer drug! Sorry. Sorry, mga tao! Ano po ang mangyayari sa akin? 100% success sa non-human tests. I hope matalo rin ito ang cancer cells na nasa katawan ninyo. At kung hindi, ano po ang mangyayari? The truth, we don't know.